What's up mga kamismo? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pag-hoverhaul ng motor. Ano nga ba ang mga dapat isaalang-alang at dapat ihanda bago magsimula sa pagbabaklas ng motor? Unang-una sa lahat, kailangan ay mga pag-toolbox meeting muna. Nang sa gayon ay mapagplanuhan na maigi ang mga kailangan gawin. At pagkatapos mapagplanuhan mga kamismo, kailangan i-off nyo muna ang circuit breaker ng motor na babaklasin. At syempre, wag na wag nyong kakalimutang lagyan ng lockout tagout. O kaya naman ay signage na do not switch on. Ongoing maintenance. At bilang electrician sa barko, kailangan i-double check mo muna ang supply bago ka mag-disconnect. At kahit na nakatiyak ka ka mismo na walang supply ang linya, lagi mong iisipin kapag gumagalaw ka ng mga kuryente ay live wire. Sa ganitong paraan, masasanay ang sarili nyo sa pagtatrabaho na palaging safe. At sa bawat pag-disconnect at pagbaklas nyo ng motor, kailangan ay meron kayong markings or taggings. Ginagawa ito upang hindi magkabali-baliktad ang alignment ng motor. Taggings naman para sa mga electrical wires upang maiwasan ang short circuit o kaya naman magkabaliktad ang ikot ng rotor. Lalong lalo na kung wala naman kayong phase sequence tester sa barko. Bakit nga ba kailangan mag-overhaul ng motor? O bakit nga ba kailangan palitan ng bearing? Every month o kaya naman ay quarterly ay merong schedule ang electrician ng thermal scanning, greasing of motor bearing at chinecheck na din ang vibration ng motor. Ginagawa ito upang ma-maintain na maayos ang mga takbo ng mga motor sa barko. Part talaga ito ng trabaho ng mga electrician. Kapag meron ng napansin ng mga unusual, kailangan ay i-rectify agad para hindi na lumala ang problema. At paalala na din mga kamismo, hindi porke monthly or quarterly ang schedule ng mga maintenance ay dun ka lang mag-inspect. Kailangan araw-araw pa din ay tinitignan mo ang kondisyon ng mga motor. Lalong-lalo na dito sa barko ay palaging ginagamit ito. At huwag kayong mag-alala mga kamismo, dahil pag nagbaklas kayo ng motor ay meron kayong makakasamang engineer. Si third engineer ang aking kasama dahil siya ang may hawak ng mga purifier. Pero syempre, hindi pa rin namin maiwasan ang magtulungan lalong-lalo na kung wala namang schedule ang mga kasamahan naming iba. At lagi nyo rin tatandaan na every time na magpapalit kayo ng mga bearing, kailangan ihihanda nyo na rin ang requisition ninyo nang sa gayon ay hindi kayo nauubusan o nawawalan ng mga spare sa barko. At pag natapos kayo magpalit ng bearing, ay maglagay din kayo ng tagging kung kailan ninyo ito binaklas at pinalitan. Tulong na rin ito sa inyong mga kapalitan upang malaman nila ang history ng inyong motor. Hindi lang para sa mga motor ito mga kamismo. Applicable din ito sa lahat ng inyong mini-maintenance. Huwag nyo na din kalimutan mga kamismong picturean ang inyong mini-maintenance dahil sinasama ito sa weekly report. At huwag nyo din kalimutang i-update sa inyong OMPS. Ang sunod ko namang ginawa ay ang pag-spray ng electric insulation varnish. Bakit nga ba kailangang isprayan? Ginagawa ko ito upang maprotektahan ng windings sa moisture para maprotektahan sa langis, sa acid at pati na din sa alkalis. Chemical compound ito tapos kinakain niya unti-unti yung mga windings. Sa mga lumang wire na contaminated na makikita niyo to. Tapos pag pinitik niyo to, parang may lalabas na mga likabok. Litmus blue yung kulay. After niyo mabarnisan, patuin niyo lang siya ng 24 hours bago niyo i-assemble ulit. At syempre mga kamismo, bago matapos tong video na to, huwag niyong kalimutang i-meager test. Ginagawa ang pag-meager test pagkatapos ma-disconnect ang mga wire or mawalan ng supply. Huwag na huwag kayo mag-meager test ng may supply. At ang good reading ng motor ay 5 mega ohms and above. At ang mababa sa 5 mega ohms na reading ay consider na ang winding sa loob ay maaaring sunog na. Meaning, hindi na siya pwedeng gamitin. Dahil, hindi na rin naman siya aandar. At maaaring pagmulan pa ito ng malaking problema. After reinstallation, syempre testingin namin ang motor. At habang umaandar, chinecheck namin kung meron nga bang unusual sounds or unusual vibrations. At dahil okay naman ang motor at matagumpay na na-execute lahat ng mga dapat gawin, ay dito na natatapos muli ang aking video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong i-release na video.
dahil okay na ako at okay na ang partner ko. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga kamismo. Bye-bye!